Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Tapasyo. Kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes, yes, yo! Topa Show! Yabang mga kasama, magandang umaga po, Biyernes, weekend, ha? At ang Biyernes na edisyon ng Yes Yes Yo Topa Show, ating oras alas 11:04, ha? Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At syempre, ang palagi kong kasama via Zoom, Zoom, Zoom! Hoy, walang iba kundi si the scintillating, the stimulating, and the titillating. Ang ganda ng hair ko, ang ganda ng hair mo, bet ko, pechikola catch, ang hair sung match. Becky, eh, no? Thank you. Lumabas yung aking taga Pangkariki Reyes House of Beauty graduate. Ang tawag dito. Ay, hindi mo ba alam yun, Tala? Sa opisina, ito yung nandito sa bandang kanan, yung diploma ko sa law school bago yung lisensya ko sa Supreme Court. Sa ilalim noon, yung beauty culture diploma ko sa Ricky Reyes House of Beauty. Hindi ko nabasa. Depo, iniisip ko kasi para extra kita. Alibawa may kliyente. At sandali lang ho, tatapusin ho namin yung dokumento nyo. In the meantime, pwede bang ma-facial muna kayo? O hot oil ko muna kayo habang hinihintay nyo ma-print yung dokumento. O gusto nyo ikulot cellophane. Brazilian. Pag-uwi ko. Iro nyo. Pag-uwi ko, papasok ulit ako sa opisina mo at titignan ko lahat ng diploma mo doon. Yeah. Alam mo, bawat sulok ng opisina mo. O, biro mo. Bawat sulok ng opisina mo, ano ko eh, memoryado ko. Pagpunta mo sa Topacio Law Office, protektado ka na, maganda ka pa. Manicure, pedicure, meron din. Ha? Foot spa, foot reflex, scalp massage. Ginagawa mo na ba yung mga parapernalya sa pagpaganda mula doon sa ano? At ang latest namin yung RF. Mami. Latest namin yung RF ng buka. Yung mga malalaki, yung mga nakalaylay. Buhay ito. Anyway, oy! My goodness. May gali. Anyway. May gali. Ito ang may gali. Nangyari. Ha? Nagali. Ano? Nagali. Itong dalawang istasyon sapagkat naudlot! Nabitin. At ito na nga sinasabi natin. Oo. Sumakit ang puson. Nabitin eh. Oo, sa puson. Oo, marami umiyak, marami ang dismaya at maraming nananakot. Ayun, isang taong nananakot na ito daw ay banta sa mga investor. Baka daw hindi na mag-invest yung mga tao. Ano, hindi mag-invest? Oo, huwag niyo kami ginaganyan. Ano nakalaki ng mga investment? Eh, gusto, ang daming ang gustong pumasok dito at maganda yung ekonomiya. Anyway, ito mahalagang tanong, Tala. Kami mga lalaki kasi pagbitin, sumasakit ang puson. Ganon din ba mga babae? Hindi, ano? Oo. Oo. Sumasakit din ang puson. Oo. Ang lalo, ano? Hindi. Kasi kaya nasabi ko, kasi di ba yung ano, yung kapamilya dito, di ba? Nung nabitin sila, naging kapuson network. Kapuson. Na lahat ng mga bitin. Ang daming nag-abang kasi dyan eh, alam nyo. Pero hindi natin talaga papayagan. Dahil unang-una nga sabi ng ating presidente, no, may babalik naman, mapabibigyan, ayusin lang muna
yung mga problema at mga kaso na nakabinbin pa. Mm-hmm. Hindi kayo nakikinig. Matigas ang ulo nyo. Pinagtipinitan nyo. Palusot kasi lahat ng paraan. Di ba noon natatandaan mo, wala na yung prangkisa. Ayaw pa rin tumigil. Mm-hmm. Broadcast pa rin ang broadcast, di ba? Hanggang na cease and desist order pa. Nag-NTC, nag-iiyakan pa sila. Bakit kayo iiyak? Eh, alam nyo namang walang prangkisa. Ayaw nyo tumigil. Correct. Nakalamang na nga kayo dapat yun. At the time. At the very day na nawala yung prangkisa, dapat stop! Oo, dapat kinibuloy na kayo. Stop! Oo, patuloy pa rin kayo na nakapag-broadcast. Kasi naman, sabi sa inyo, huwag diba? Nyo aawayin si Pastor Kibuloy. Ayan, tuloy nangyari sa inyo. O, sige. Oo, kau kasi vice ganda. Alam mo, yung sinasabing hindi na mag-i-invest, hindi naman kalakihan actually. Hindi ako, I'm not being facetious here, ano? Hindi ako nagbibiro kasi in the greater scheme of things, hindi naman ganun kalaki ang investment. Minority eh. 4 na billion lang naman. Apat na billion. Debt instrument. Oo. Isang 2 billion at saka 250 billion, hindi po ganun kalaki yon. Hindi. Napakaliit lang naman. At parang pag magbanta ito si Ridon, na hindi daw kakailanganin ngayong mga panahon na yung lalo't galing dahil sa pandemya, ang maganda nitong klaseng pagkitil o sa mga ganitong klaseng investment. Nako po, oy Mr. Ridon, alam mo ba, sila lang naman, no, ang pinigilan dahil na baka nakakalimutan nyo, no, baka tulog pa kayo o tutulog-tulog kayo sa pangkitan, meron pong inaayos sa mga bagay-bagay bago po maisagawa uli at maibalik po niya ang ABS-CBN na. At hindi po mangyayari dyan kahit sa anong merger na gusto ninyo. Oo, kasi wala nga prangkisa. Yun ang problema. Walang prangkisa at may principle in law. Anyway, sa interest ng balancing pamamahayag, kaibigan naman natin itong si Congressman Terry Ridon, interviewin natin sa Lunes para naman ma-explain niya kung bakit. There are always two sides to a story. Unless, threesome. Kaya tatlo. Anyway, kasi may principle nga na what the law does not allow you to do directly, you cannot do indirectly. Otherwise, para ano pa yung batas? Nagiging katawa-tawa yung batas. And from an investment side, bagamat gusto nating gumanda pan lalo ang ekonomiya, magkaroon ng economic activity, hindi sa paraan na labag sa batas. Otherwise, payagan na rin natin yung drugs. Kasi drugs, ekonomiya yan eh. Pumiingot ang pera. Pero labag sa batas yan. O payagan na natin ang weteng. O kasi maraming kumikita dyan. O yung masyaw. Diba? Yung isabong nga, diba? Medyo kailangan ayusin o itinigil pansamantala. Maraming mga nangyari na mga investigasyon. O diba? Ayan, Sir Terry Ridon, ayan, kung hindi yan na pananakot at hindi po yan pagkitil sa mga investor. It's just that we are putting everything in the right position. Tama. Ay, hindi pwede yung sinasabi ng iba, kahit anong posisyon, may pasok lang. Hindi pwede yun. Ay, hindi pwede ganun. Masakit yun. Sabi ko sa inyo. Anyway, partner, may isisingit lang ako dito. Ito, nababahala ko. Ayoko sanang ilabas usually yung mga personal kong mga bagay dito sa ating istasyon. Ngunit, correct, alam nyo, ako nababahala dito sa at nangyayari dyan sa Taguig Regional Trial Court tungkol sa kaso ni Vong Navarro. Ha? Alam nyo, di ba, alam natin, more than a month ago ay binaligtad ng Court of Appeals yung desisyon ng City Prosecution Office ng Taguig at sinabing dapat filan si Vong Navarro ng charges ng rape.
bisexuality, yes, of course. Oh. Yan. Noong una, di ba, siyempre, nag-ingay tayo kasi Kesyo, sabi ng prosecutor general, nawala daw yung file, bigla naman nandoon lang. Ha? Then, nagkaroon ng delay sa filing ng information. Nag-file na po ng information sa korte against the Vong Navarro for rape. Ito ang mabigat, ha? Hindi ko maintindihan kung bakit, ha? Ha, magalit na kung sinong magagalit sapagkat hindi ko talaga maintindihan ito. Upon the filing of an information, dapat po yan iraraffle na sa korte for finding of probable cause as to whether or not eh dapat magkaroon ng warrant of arrest. Hindi ko sinasabi magkakaroon, ha. Ngunit eto pong executive judge ng ng Taguig, etong si Judge Antonio Quevete, hinihintay pa daw niya yung MR na yung resulta ng MR na inihain ni ng kampo ni Vong Navarro sa CA. Dahil daw under the rules it acts as a stay. Hindi po ako na nagsasabi sa inyo, hindi po. Noong pong panahon ni GMA, kami ay nag-MR din doon sa filing ng kaso against her. Na file din yung kaso. Ha, marami na pong pagkakataon na may MR. Pero pag nagkaroon ng filing ng information, kahit may MR sa DOJ, kahit may MR sa court, ipafile po yan sapagkat yan po ay certiorari yung aming apila sa Court of Appeals. At ang certiorari po, immediately executory because it is an extraordinary remedy. Wala po sa rules of court, sinasabi ko sa inyo, ha, na merong sinasabi pag nag-MR ka sa CA ng certiorari ay ini-stay yung order. Ha? So, medyo mabigat po yan at amin pong ipagbibigay alam niyan sa court administrator at sa ating punong mahistrado. At ito po ay aming hindi po namin bibitawan to kasi parang lahat ng delays ay naengkwentro na. Kami po, noong finailan ng serious illegal detention si Denise Cornejo, may MR po kami. Hindi naman nila inanda, final pa rin nila at alam namin yun ang dapat na procedure kaya wala silang narinig sa akin at sa kampo namin. Ha, ngayon, eto na po, lumiham na po yung kasama kong abogado na si Attorney Karen Jimeno, ha, sa court administrator namin, a letter sa executive judge ng Taguig, copy furnished yung court administrator na sinasabing bakit po ganyan, wala pong ganyang rule. So sana po hamanaig naman dito ang rule of law, ha. Hindi naman pwedeng palakasan ito. Pagka sila nagpa-file, ha, i-raffle agad, warrant agad. Pag sila, ang dami pang dahilan, ha. Hindi po pwede yan. At sana po mga kaibigan natin sa legal profession, sa media, tingnan po yan. Bakit? Double standard yata, ha, ang nangyayari dito. No, yun lang naman. Gusto ko lang, hindi ko lang matiis. Pasensya na kayo. Sapagkat talagang ako ay it offends my sense of justice na iba po ang procedure na sinusunod pagka ang nagre-reklamo ay si Ginoong Vong Navarro na noon ay backed up ng ABS-CBN. Iba ang procedure pag kami naman ang nagpapafile ng information. Dapat balanse po, ah. Tatandaan po namin yan. Sana ay hindi humantong sa kung ano. Ito nga failure to act nitong executive judge ng Taguig RTC. Okay. Punta na tayo sa bakuna. By the way, maliwanag na, no? Hindi ko na pinakunan kay Joey. Si Joey, pasmado. Link na itong pinadala ko sa iyo para chigulado. Ito na po. Chigulado. Hindi na mukhang umi-astigmatism ka. Nagsasalamin ako kapag ka mga ganyan. Ito na nga po, ha? Ay, medyo nakakabahala dahil mababa nga po. Hindi nahihit ang target mula po ng buksan ng Pinas Lakas Vaccination Program. Naku, Acting Secretary Verge Geyre, bakit ganito? Noon, bagamat panay ang patikos namin kay Secretary Duque, mabilis yung vaccination. Hindi man nakaabot sa target, malapit-lapit.
Eto, tignan mo. Eto. Discuss mo nga. Very below po ito, ha? Mm-hmm. Very below. Mababa. Ano natin na... Hindi na magsasalita ko sinong senador, ha? Kung dapat mag-imbestigan ito. Mababa. Pero mababa, oo. Alam mo ba? Ayoko na magsalita. May tumawag na sa akin. Sama-sama. Huwag na daw muna. May nakiusap na. Na, napapakinggan pala tayo. Ano, wala na naman akong sinasabi kung masama. Ano ba sinasabi namin? Parang sinasabi, nagmamangmangang ka pa eh. Parang mga lumang pelikula. Kayo naman kasi nag-ano, kayo lang naman nagbibigay ng masamang ano, meaning dito mga sinasabi namin. Pero eto na. Nagmamangmangang ka pa? Eto na nga. Oo. Alam mo ba, ngayon sa senior citizens natin, ha? Sabi nagsama-sama-sama-sama-sama accomplishment ng pagbabakuya. 24,661 lang. Baba, oo. Neat. At napakababa sa target natin, 17,000 per day. Ah, grabe. 2.03 at lang yun, Tony. 0.03? Oh my gosh! 2.03% lang yan. Oh my gosh! Oh, napakababa. Oh, it's so oh. Low, no? Oh, at saka total lang ano natin na mababa ngayon. Oh. Iba na palang oh. Ano, iba na palang ginagamit nilang term ngayon. Wall of immunity na, hindi na yung herd immunity. Diba, yun ang pausa nila ngayon. Wall of immunity. Speaking of immunity, oh. Batiin muna natin ng happy birthday. Walang connection, ano? Connection sa immunity. Yung happy birthday kay Judy Antoinette Estrada Larino. Yan, okay. Judy! At ang dating Prime Minister. At dating Prime Minister ng Israel, si Shimon Peres. Di ba, dating Prime Minister ng Israel, i-Google mo, si Shimon Peres. Oh, birthday pala niya ngayon. Bakit hindi natin binabati? Hindi naman tayo Israelito. Ha? Ah, iba pa to eh. Kapangalan. Ah, okay. Hindi, kasi ang gulo nyo eh. Okay, kita mo. Alam mo, nakikita ko yung news team natin. Pagka sinasabi mo, kakandara pa siya. Mag-google. Ayan o. Shimon Peres. A former Prime Minister of Israel. Oh, grabe. Oh. Ayan o. Shimon naman ito. Shimon. Ayan. Google nyo. Oh, former. At advance happy birthday to Patrol 45, Raul Esperas. Yan. Ito si Raul Esperas. Walang kapangalang Prime Minister ito. Oh. Si Shimon Peres na. Naman dyan. Shimon, oo. Mm-hmm. Ayan. Anyway, ayan. Ano bang dapat gawin dito? Alam mo, tama yata, no? Tayo parehas dito, ha? Pero, alam mo, palagay ko ay tama, ha? Na yung panawagan ng iba sa oposisyon na mag-appoint na ng permanenteng DOH secretary. Oo. Kasi alam nyo, kami talagang aminin namin, ayaw namin kay Duque noon, pero mas mabilis talaga po noon kesa sa ngayon, ano? Napakababa nito, ho. Oh. Okay. Kaya ito naman nga, meron sa suggestion po ang PAPI. Private Hospitals Association of the Philippines Incorporation. Papi. Sabi niya, si Babalu, di ba? Di ba si Papi? Di ba tawag sa kay Babalu, Papi? Si Mark Lopez, si Papi. Ito na nga, ha? Kung hindi daw, oo,
Matarget. Oo, ang atin talagang binubulls ay na numero. Eh, dalhin na natin sa bahay-bahay. Mm-hmm. Magbahay-bahay na tayo. Oo, pasukin nyo. Doon na, no? Oo, pasukin nyo ng gabi habang natutulog. Bakunahan nyo na. Para pag-isip nyo lang, bakunahan nyo na sila. Oo, ganun ang style. Hmm. O kaya pasukin nyo. Kasama kayo mga armadong tao. Daba! Daba lahat! Daba! Bakit o? Bakit? Bakunahan namin kayo. Naayaw nyo sa gusto nyo kasi medyo mababa kami sa target eh. Sige, salamat po ha. Thank you. Kontakin nyo na lang kami kung medyo nahihilo kayo. May fever. Ito, libreng paracetamol. At saka ano, makipag-agreement kayo na nang bibigay ng ano, nung brochure ng mga kondo sa mall. Sir, brochure ho. Ano ba yan? Tandaan lang ho, bago nyo basahin yung bakuna ho muna. Ito, yan. O, di na bakunahan nyo na. O, para-paraan lang yan eh. Hmm. Alam mo, totoo, marami kasi talagang mga takot, ano? Mm-hmm. Maraming mga takot. Ano, dahil minsan dahil yung Jelly Pag-inibin. Magkaroon ng sipun. Nananakot kasi yun eh. Ang, alam mo, naisip ko, napaka-effective yan. Magpa-joint agreement sila sa lahat ng may-ari ng motel. Pag may pumapasok, sandali mo, vaccine card. Bah, wala pa pala kayong booster. Ah, hindi yung pwede. Dapat turukan kayo. Pag hindi kayo nagpaturok, hindi kayo makakaturok. Hindi pwede. 100% compliance yan. Oh, eh, kasi gigil na yan eh. Oh. Oo, nalagyan. Magpapasok kayo sa hotel. Pwede, eh, baka ginatawa na ng DOH doon. Hmm. Not turok. walang tusok. Ang lakas ng compliance yan. Ako na nagsasabi sa iyo. Grabe ang compliance mo dyan. Ay, umpisahan natin sa flower group ni Boss. Pilot project natin. Suggest natin kay Boss Edgar. Yung no tusok policy. No tusok. Alam mo talaga na konting-konti na lang sasabihin ni Boss Edgar. Tanggalin nyo na ka sa air. Tanggalin nyo na ka sa air. Yung dalawa na. Pero 2%, grabing baba naman yan. Eh, at least si Juan, for all his faults, si Duque, eh, ang taas, nakaka-70, hindi natatapos, di ba? Pero, grabing bitin, yung compliance bitin sa first 100 days ng Marcos administration. So, the word of the day is bitin. Mm. Grabe oh. Grabe, okay, kita mo 8.82% lang, napakababa, single digits. Single digits lang, sobra. Bago mapapaso na naman yung mga bakuna. Oo, marami pa rin, maraming nakapa first dose, wala pang naka second dose, ano? Mm-hmm. Alam mo, dito sa Inglaterra eh, 3 dose, 4 na nga yung iba. Ako ang pang-apat ko sa Nobyembre, naka-schedule na sa Chinese General Hospital. Pang-apat mo na? Yung sa November. Hindi, pangalawang booster. Pangalawang booster. Ah, pangalawa. Oh. Ah, ako din. November din ako, kaya nga ang balik ko November. Ah, di nandito ka sa Verde ko. Yan ang ganda. Yung aking ticket, kailangan maiurong ko ng konti kasi nakasimulsi yung ticket ko eh. Kaya kailangan iurong ko siya. Ngayon pa lang eh, ayusin mo na. Para kadapunta ka ang birthday ko.
Hindi ako pwede mawala sa birthday mo. Oh, eh, dobro lang. Bakit hindi natin imbitahin si Calvo? Eh, dobro. Si Calvo, magpa-birthday kayo eh. Okay, wala ka sa birthday ko. Eh, tatampo siya yan. At sa noong magkakasama? Ay, wabalik ang yes, pasyo. Tapos sa mga commercial, infomercial, parastas, parang buhay. Just win. Breaking news, flash report, news break. At this moment, just ayun, at kung ano pang kasurban, 1, 2, 3, kaya ba? Iba. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topa Show. Oras na alas 11.34 ng umaga. Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal, Topa Show. Kasama si... Of course, wala yung Miss X to say, ang anak ng Binibiling Talazal, diba? Yan ang magandang intro. Salamat, Kuya Wenner. At syempre po, sa ating pagbabalik, alam nyo na, ay narito po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagat No! Pinamagat No! Ayun naman, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Magandang umaga, tanghali, hapong gabi. Saan man pong lupalo pa yung mundo naroroon. Ay, marami salamat sa pagtutok sa lahat ng mga programa ng DWRZ at IZTV. Ayan, sa lahat po ng mga nakatutok sa YouTube, good morning. Nasa DWRZ On Demand tayo. And of course, sa mga hindi pa po nakakapag-download ng aming WRZ app, download na po kayo para lagi po i-update sa lahat mga balita nangyayari sa loob at sa labas ng bansa. Ayan, ulitin po ang bumili ng Business Mirror at Filipino Mirror. Ayan, para po lagi kayong araw-araw. Ayan, positibo sa mga pananaw sa buhay, hindi po sa coronavirus. Ayan. Anyway, sa mga Twitteratis natin, maraming salamat sa mga support ninyo sa amin, sa pag-retweet ng aming mga tweets ni Attorney. Ayan. Si Attorney na bahala sa mga Twitteratis. Hello, punta tayo dito sa ating nasa live streaming sa Facebook. Hello, sa Irene Pablo. Mm-hmm. Sa lahat ng ating mga earphone down dyan sa Hong Kong, Del Gaspe, good morning, Benny Jansen. Uy, ang tapos po din ako ng si Benny Jansen ng Quake. Mm-hmm. Ayan na. Uy, Friday na pala ngayon. Oo. Oo, ang bilis. Ano, ang bilis ng... Maria, ang bilis. Friday na. Ayan, Maria Lepita na pufulteren. Ayan. Oy, may ano. Woman henao. May bagong modus. Isingit ko lang ha. Ingat-ingat ano kayo. Pagka nakaparada kayo, may motor na nadadaan sa tabi nyo. Sa other side, ha, di ba kaliwain driver. Kanan, dadaan yung motor. Kunyari, matatabig yung inyong side mirror. Di ba yung side mirror natin na ano naman yun, sumusunod naman yung pag natamaan, yes, pwede mo ibalik. Ang gagawin mo siyempre, instinct mo, pupunta ka rin sa other side, nakatagilid ka ganyan, gaganong ka. Pupunta sa may bintana, ayusin mo. Pag ayos mo, aagawin yung relo mo o kung anong maha. May accomplice siya, may kasabot siya, susunod. Pag bukas mo ng bintana, hahablutin yung bag mo, kung babae ka, hahablutin yung relo mo, etc. Yan, ingat kayo. Hayaan nyo na, kung nasira yon, andar kayo. Kaya nyo namang umandar nang wala yung side mirror sa kanan, andar nyo sa isang lugar na safe. At is wala doon yung kakuntsaba niya kasi naglalakad lang yun eh. Kakuntsaba. Punta kayo sa medyo safe. Siguro sa medyo pulis. May pulis. Sa uguro sa ilalim ng tulay, punta kayo. Ilang tulay? Anyway. Ayan ang pagi. Maji Tang, ayan, narinig niyan ha, Rogsan Costo, Shibi Israel, good morning, Susan Neronimo, Jacqueline, Carolina Nakahashi, Adriaros, Etnemulak, oh. Annette Alegre D, good morning, Rose Tan, Erickson Pancho, Rowena Forest, Manyo Maseo,
Teresa de Soledad from Hong Kong. Good morning, Gary Ramos. Oy, ingat sa biyahe at lahat ng yung mga kabahay, kapitbahay dyan sa Malabon City. Ozilia Batong Arcana, na aking kapitbahay sa Taguig. Oh, di ba? Ayan, RG Shell, Japoktin! Hi, Japoktin! Straight from Taipei, Nanay Loida, and Tatay Gas. Oo, ito si Nanay Loida. Oy, Nanay! Ayan, ingat yung lagi ni Tatay. Cesar Makabuwag ng Animan Bacoor, Cavite. Good morning! Namimiss ko na yung si Mendy dyan, ha, sa Taipei. Good Monday. Di ba yung si Mendy? Sabi, si Mendy. Yep. Ang tawag nila na sa local. Good Monday. In, for short now, Simen. Walang biro. Simen di yan, di ba? X-I-M-E-N-D-I. Pero ang tawag lang nila Simen. Yes. Parang divisoria, D-V. Simen. Saka lang Simen. Yeah. Kaya lang medyo parang D-V. Masakwa. D-V. Oh, Simen eh. Oo. Pangit. Parang yung isang oy, professor ko. Oy, magtanong si Gerhard Guzmante. Sabi yung ano, yung isang nag-i-speech na isang beses narinig ko. Ladies and gentlemen, we all know that the Philippines has plenty of Simen. Simen! Oh, yeah. Ayaw ba, paano ka nalaman? May isa rin ano ame. Meron din isang, ano ha, ito, walang biro to. One of the top 100 biggest corporations in the world, ha. Sa Indonesia, Simen, S-E-M-E-N. Simen talaga. Simento po ang produkto nila. Hindi ako nagbibiro. I-google nyo. Sa Indonesia, Simen. Siguro, mukhang ang ibig sabihin nyo sa Indonesia ni Simento. Simento ba? Oo, it is, Simento. Pero ang pangalan nung kamakapangalan, Semen. Semen, Indonesia. Oh. So, hindi ko malaman kung sino mas maraming Simen sa mga Indonesians o mga Pilipino. May telecom company na Simen din. Ah, Simen? Oh, meron. Ano yan? German naman yun. German. Oh. Simen. Oh, German. Simen. Oh. Ba't ba sa Simen? German. Ba't ba Simen nang napumunta sa usapan na? Tama na nga yan. Simen yun. Wala akong tapon eh. Tapos sagutin. Sagutin natin si Perhas Guzmande. Attorney Supertura ko ni Amy. May personal nagalit ka ba sa kanya? Eh wala po. Biru-biru lang po na. Alam niya mahal. Bakit ano pag sinabi natin lang kay Amy? Loves nga natin yun eh. Walo naman. Love na love namin po yung kasama po namin sa IZ. At kahututang dila po namin yan. Tahuntahan namin. O tama na yung ano. Tama na yung sinin ha. Tigil na natin yan at wala ako tamod eh. Wala ako sa mood. Ginagaya ko lang si Coco Martin. Huwag na yan, Timen. Wala ako tamud. Yung si Coco Martin na nagsano. Timen kayo ng Timen. Ako na natamud pa rin. Natamud pa rin ako. Natamud ka pa rin. Parang magsalita ko ng Timen. Ano ba yan? Tawa na nga yan. Uy, babati na ako. Malabastos. Gali Martinez, Marley. Palala ng palala itong programan to. Baka pagbalik ko galing Europe, wala na ito. Baka binalik na si Montulfo rito. Inagal natin si Mon, mas malala ito. Balik na lang si Montulfo. Santiago, Raymond Toledo. Hello, my love. Saya. Ako buhay. And of course, di na baling malaybel. Oo, diyan si... Ako magbalik ko ng ano, ng Pilipinas, ano. Sinulatan na ako ni Sir Tito, kaya ni Sir Marvin, o kaya si Boss Vic. Balik ka na. My principal's office. Pangdala kayo. Wala na nga sponsor, puro ka bulastugan pa. Oy, Bekele, men. Oy, mga sponsor namin yan, mag-renew na kayo. Nakapasok na eh. No, renew na kayo. Anyway, okay ka na ba? Hindi matanggal ni boss. Okay ka na ba dyan? Hindi tayo si Boss. Mataas ang rating, walang sponsor.
E ba paano? Baba ng baba. At kasi hindi bumababa ang rating natin dalawa. Mataas pa rin. Ano naman? Kaya ayaw. Kaya ayaw mag-advertise sa atin. Oh, made in Malacanang. Ganyan ka eh. Gusto lang po namin ipaalam sa inyo na hindi po bumababa ang aming rating kahit wala po kami sponsor. Yeah. At para po wag po tuluyang bumaba, para po wag tuluyang bumaba ng mababang mababa, mag-sponsor na kayo. Okay ka na ba? Okay. Okay na ako. Oh, sabi nga ni Richard Ruiz, oh, sinabi lang mababa, ano daw, masama sa mababa. Sabi ni May Pekar, CPPNPANDF na lang ang di galit kay Loren. Ano kaya nangyari? Anyari, Loren? Oh, sabi nitong ating magandang dilag dito na si Rocher Delau. I will be there po. I won't be late. I wish. Yan, oh. JC ko, tumatakbo na daw ang kariton. Ha? JC, nagpasarap daw. Nagpadala pa ng video. Yung recipient nung iyong chicharon, ayo hindi ko lang pwedeng sabihin at wala akong pahintulot. Pero isang malaking negosyante nga na batang-bata pa. Si Wensi de la Cruz, nandito sabi niya, "Yeah, good morning, Attorney Ferdy Ruiz Tala." Maraming salamat sa inyo na patuloy na inspirasyon. Oo naman. Edukasyon at masayang kwento lagi yung binabahagi sa amin ng mga tagapakinig ninyo at taga-nood. Mabuhay po kayo. Ah, musikerong pantay, gusto ko batiin ang happy 63rd birthday ba? Ang birthday pala ni Wensi de la Cruz ngayon. Si Wensi nga! Ang birthday nga daw. Talagang nakikinig daw siya lagi. Ang yes, yes, Yoto Pasyo. Oo naman, alam natin yan, Wensi. Thank you very much. Happy 63rd birthday. Yan, binuking ka ni musikerong panday. Ah. Rose Pablo. Nadali ka na naman, Wens. Yeba, yeba na. Good morning, Atty. Kasulito Tupasyo. Gandang tala, sabi ni Ivy Ives. May kasama talagang katatawanan pag si Atty. Good morning sa lahat. Anong ibig yung sabihin? Nakakatawa pag bumuka ko. Ganon. De biro lang. Alam ko naman masayahin akong tao, Ivy Ives. Oo. Sabi ni Fez, yeba, hello, Atty. Miss Tala. Delaying tactics ang style ng judge ng RTC. Ayaw siguro mabash ng fans ni Vong. Hindi naman sa bashing yan eh. Batas ay batas. Oo. Sabi ni Archie Chell, good morning, Atty. Guapo Topacio and Miss Gandang Tala. Sabi ni Richard Ruiz, ikaw ba'y manlalambot o nalulumbay? Huwag ka nang malungkot dahil paniligayahan ka ni Mr. Sex Appeal at anak ng Mayon. Kapagat yes, yo, Topacio na po. Ha, mga ulalo, sabi niya, simulan niyo at makinig ng magkalaman ng utak niyo. Habang batang munti, good morning, Tony. Eh, wayota na, ang ingay na naman ng mga ulalong ninyo. Si Larry sa confidential fans ng OVP. Na-justify yes. na po. Yes. Mm-hmm. Yeba, alam nyo po kasi. Talakayin natin yan mamaya. Oh, yeba, sabi ni Tick Walls, Class Amix, 30 minutes and waiting. Yan. Ha? Pampaalis daw ng inis kay Loren, sabi ni Michael Abad. Good morning mga kawayota at ang mga hindi na natin mababanggit dahil sa kawalan ng oras ay si Mr. Montero, Metal Rain, ha? Vixen Yao, Jerlyn Peter, Ascari Mo, Footloom, Jeng Garcia, Lisel Fabs, ha, nandyan si etong si Blair Dale, Golden Friendship, JC Bacurio, Imiel All, 61471, ako man dirigma, Jojo Siagar, Reggie Flores, BBM Sara, ang dami po nito. Hindi na po namin talagang mababanggit. Ang huling hindi mababanggit na lang ay si babaeng taga Malolos at si Tweet Tweet. At syempre, Michael hi, Guy. Hi. Si Mau Laos, si Ati Ems Magahom, si Rolly Mendez Tomas. Hi, Ate Ems. At si Andrew Tan.
si Alex Cruz, William Gatchalian, si Kat Tirso Peralta, at Check Talay, at lahat po ng mga nakikinig sa free HDTV Channel 23, also known as IZTV, ha, sa doon sa ABS-CBN TV Plus, sa Afford the Box ng GMA, sa Sulit TV at sa lahat ng digital platforms katulad ng YouTube, On Demand, FB Live at kung ano-ano pa, ha, sa lahat ng nagiginig sa buong Pilipinas, sa buong mundo at sa buong universe, isang masigabong! Oh yeah! Yes. Ayun. Okay, banat. Ito na nga. Banata natin yung mga bumabana dun sa proposed 500 million confidential fund na hingi-hingi po ng Office of the Vice President. Mm-hmm. Ayan. Ito na nga po at ipapaliwanag natin. Oo. Mm-hmm. Sabi nila, bakit mas malaki? Alam niyo po kasi masipag yung OVP ngayon. Naglagay ng mga satellite offices mm-hmm. po yan. Sa iba't ibang bahagi ng bansa para mas mapadaling po ang pagbibigay ng tulong at pagsagot sa ano paman po na mga kahilingan ng ating mga kababayan. At hindi lang naman po yun hinihingi na dahil hiningi lang. Oo. Mm-hmm. Nasa batas naman po yun eh. Diba, attorney? Oo, kasi sinasabi nila ito ha. Ang confidential funds daw ay para sa national security, peace and order, etc. Okay? Hindi ba sa ngayon ang ating educational system ay infiltrated ng mga subversibo at mga terorista? Di ba yung mga schools? Correct. Yung mga lumad schools? Oo. Oh, ang ginagamit nila pang indoctrinate ng mga tao at mag-recruit sa NPA, yung mga materyales. Ginagawang bayani yung mga CPP NPA. Kaya po, kailangan niyang confidential funds na yan para makontra po yan. Ha? Propaganda po yan ng mga komunista. Yan ang justification talaga dyan. Hindi kasi abot ng utak ng mga ulalo. Ha? Kasi sila, ayun na nga. At tuwan-tuwa sila. Alam mo, ito natatawa ko ha. Itong pinagbubunyi nila ngayon. Ha? Kasi hindi sila nakakaintindi na si Lenny daw ay ginawang dito sa bahagi nitong Harvard Leadership Program. Yung Center for Public Leadership. Yan. Akala nila yan ay malaking karangalan. Okay, explain ko yung mga leadership. Alam mo, nakakatakot dyan. Ano, alam nyo, explain ko to, Tala, ha? Ito mga leadership program na yan. Okay. Yan ay kasama po doon sa programa ng mga liberal democrats. Si Ninoy po ay ginawang fellow sa isang universidad. Kasi po, yung mga isang sektor sa dito sa Amerika na kung ayaw nila ang isang leader, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, sinisiraan po niya nila yan. Ngayon, yung mga kalaban ng mga leader na yon na hindi katanggap-tanggap locally, katulad si Ninoy, wala naman suporta si Ninoy noon eh. Lumaban niya sa batasang pamansa, talo. Oh. Ginagawa nila, nilalionize nila, pinaparangalan nila sa ibang bansa. Hence, si Dilima, pinapakialaman nila. Yes. Ah, eh, talo yan eh. Oh, si Maria Ressa convicted, pinaparangalan nila. Ressa. Inaayos nila yung si Ressa. Inaayos nila yung image para kasi nga ginagamit nila para panlaban doon sa liderato rito na hindi nila gusto. Inaayos nila yung image. Yan. Etong pong sinasabi nila na Center for Public Leadership ng Harvard. Alam niyo po kung sinong head niyan. Yung dating gobernador. Anong pangalan nun? Hinahanap ko rito. Pakihanap nga, Tala. Yang ang ano, ito si Deval Patrick, yung head ng Center Deval for Public Leadership. Dati pong gobernador yan ng Massachusetts. Ang politics po niyan ay masyadong halos extreme na liberalism. Ayaw nila sa, gusto nilang illegalize ang drugs, ayaw nila sa death penalty, gusto nila malambot ang gobyerno. Nakikita nila, yun ang pananaw din ni Lenny Robredo. At yan si Deval Patrick, tubag mong pangulo yan ng Amerika. Olats din! Pareho sila ni, Olats. Olats!
Sa mga tuwid, ang grupong yan ay mga grupo ng olats. Oo, mga olats yan, na mga liberal democrats na masyadong extreme yung pananaw, ha? Ayaw nilang malakas ang military. Gusto nila yung welfare state na lahat ng tao ay babayaran. Kahit yung mga drug pusher na, gusto nila huwag ikulong, i-rehabilitate lamang. Yan ang mga style. Ayaw nilang malakas ang administrasyon, ang gobyerno. Iyan ang politics niyan, kaya nagbubuklod-buklod sila. Diba sabi nga ni Erap? Birds of the same feather are the same birds. wala sabihin. Hindi kasi naiintindihan ng mga Pilipino na ulalo, ha? Pagkat sila ngay ulalo, akala nila, uy, basta Amerika, basta Harvard. Uy, ayos yan. Marangal yan, ha? Prestigious yan. Ugok ninyo. Even yung UNA, ano yan eh? Yan ay penetrated ng mga liberal democrats. Di ba si Kwan eh, ano nila? Bidang-bida nila? Yung si Greta, ano? Greta? Sino yun? Yung Greta. Si How Dare You? Yung bata? Mm-hmm. Yun ang kanilang spokesman for climate change. Hindi naman dalumhasa yun eh. Isang bata lang yun eh. Ha? Binild up lang nila para for the emotional impact na bata. Ha? Ang pangalan na si Greta? Yung How Dare You? Yun. Isang example yan ng hype itong mga liberal democrats. Di ba? Oo. Anong pangalan nun? Sa makatuwid, itong grupo na to, daan sa US, ay PR managers ng mga olats na kung sino ay yung mga tao. Ayan yan si, Anong pangalan niyon? Naknang patingo, ba't hindi? Kita mo, hindi na yata si Greta, sikat. Teka, hanapin natin. Greta Barreto? Hindi. Eto, Greta Thunberg. Yan, yan yung mga style nila, yung mga pawok. Galit na galit. Nakala mo nang gagalahiti, puputok na yung yung ugat sa ulo. Yan ang mga style niya. Yung mga Democrats. Pupunta kayo dito sa Google, ha? Kayo sa Google, ha? Nakalagay sa kanya, activist. Greta Thunberg. How dare you mo yung mga nakatatanda sa'yo? Yun ang nag-build ng foundation ng society. Ano ka? Akala kasi nito mga batang ito, lahat alam na nila. They know all the answers. Correct. Ungas nyo. Wala kayong alam. Magkasamahan nyo na lang si Raul Manuel maging mukhang gago sa TikTok. Yun ang gawin nyo. Ano kayo? Maaliw naman kami. Hindi, alam mo, hindi ako naaliw. Nasuka ako. Sabi ko nga, lahat na magre-retweet yan, iba-block ko. Kaya wala na nag-ano sa akin eh. Nag-retweet kasi, sa akin. Yung ginagawa niya mga steps, yung ginagawa niya mga steps sa sayaw niya, ang tawag po doon, attorney, dahil ako ay mananayaw ako ng mga kabataan, tawag doon ay FEM. Ano yun? No, binastos FEM. Ah. Yun ang tawag doon sa ginagawa niya. Ano, TEM? FEM, o pa sexy. TM? F-E-M-M-E. FEM. FEMME. Ah, oo. FEM. Oo. Sa ang masasabi ko sa inyo, FEM ng ina niya. So, alam mo yun, nabastusan ako eh. Nabastusan ako. Nako, wag mong bastusin ang FEM dance style, ano, at isang magandang uri ng pagsasayaw yan. Ginawa mo, nasuka ako eh. Pero may ilalaban ako dyan pagdating sa sayawan. Ano? Si Harry Roque. Ay, wala. Oo. Pakihin ko yan ang sayaw. Sige. I dare you. Alam mo, di ba mayroong rabbit dance? Kay Attorney Harry, kay Attorney Harry, Jollibee dance. Ibig sabihin, mukha siyang mascot ang Jollibee. Bubuyog. Sobrang ano ito. Bubuyog dance. Yung kay Attorney Harry, bubuyog dance. Alba! Kasi may rabbit dance eh. Hi, Attorney Harry. Hindi Harry, di ba pagka British, ang pronunciation yan, Harry, di ba? Alba! Hindi, di ba? Harry Potter, di ba? Hindi naman Harry Potter, Harry. Harry Roque. Harry, Harry. Harry, Alba!
Anyways, shot again mga kasama. Hanggang sa susunod na Lunes ay magbibigay na po kami sa susunod na programang Tambayan with Attorney Nick Nangit. Eto po si Attorney. Hoy, advance happy birthday, Attorney Nick. Birthday na bukas. Ah, ganun ba? May ba't hindi umabot yung pansit? Yes. Mira, naisan tayo ah. Wala tayo rito bukas ah. Gaya naman ah. Alam mo, pupunta ako rito bukas. Eto po si Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal to Pasyo. Oh, yeah. At ako pa rin naman po ang inyong Miss Expose, ang anandang ngayon, lahing magayon, binibining talas, oh, diba? Yeah. Dapat mag-trim na ako ng bigote, may nagsasalita ako, tumutusok na sa ilong ko eh. Napapahinga ko eh. Kami po. Ay nag-iwan makatagang susu pil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan at... Titimo sa inyong kaisipan na huwag makikipin. 1, 2, 3. Yeba! Yes, yo! Topasar na! Babay again! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Tapasyo, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes, Yes, Yo! Topasyo!